cherry blossom. Lamig na. Hindi kami prepared. Wala ko naman. Asya lang? Naka-boycott siya eh. Saan ka siya? Na-report ka ba? Iba ka? Shiro, sama. Sumete, go, go. Maigyo itadakimashite. Arigatou gozaimasu. Nukujo kaijo. Yanda! Kito. Ganda, isang case ng beer gusto mo? Isang case ng beer. Ayun, kit naman ng upuan. Ganyan yung gusto kong upuan. Anong kulay gusto mo? Ako ito. White. Ay, red ako, red. Ikaw red. Lang ito. Sige, iwi mo yan sa akin. Hindi ako passion yan. Oh, diba? Olive pag-upo oil. Pag-upo ko yan, nasa, it's either papasok sa pwet ko. Dita, gusto mong locker? Wala, sira. Baka hindi na kasha yung uniform mo. Yan yung lalagyan. Yan eh. Locker? Oh, diba? Ayos, oh. Locker nga. Display nga dano. Ang cute. Parang gusto diba? Hello mga besh. Hindi ako nakapag-intro kanina. Pero today is April 3rd. And kanina pa kami naka-uwi actually. Kasi nga diba, may matsuri kanina. And pumunta lang kami sa Koen. Dumaan lang kami. Actually, hindi talaga siya planado. Ang plano ko lang kasi talaga is bumili ng coffee. Sa Muji, pumunta kami sa Parco. Isa siyang mall dito. And dumaan kami ng Daiso. So, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko. So, ito. Magsimula tayo dito. Sa eco bag na to. May nakalagay lang siyang Sunday. Between Saturday and Monday. 200 yen siya, guys. 200 yen. Sorry, hindi na ako magta-tripod. May hanger-hanger. Oo, napansin ko meron siyang ganito yung himulmul agad. And then, bumili ako nitong towels. Para sa coffee corner ko. Bumili ako nito para sa soles ng sapatos ko sa pang-work. Kasi sobrang tigas nun eh. Kasi ano siya, Anzenkutsu. Yung safety shoes na sobrang tigas. So, ito, makapal-kapal yung foam niya. Kasi sobrang sakit sa paa. Tapos, bumili ako ng dalawang ganito. Mixed na parang nuts. Favorite ko kasi ito. Yung may dilis. So, itatry ko siya sa espresso machine ko. Actually, hindi siya pang coffee eh. Pero, tatry ko lang. Kasi gusto ko makita yung itsura niya kung nagagawa ko ba ng tama yung kape or hindi. So, bumili ako para matesting natin siya. Juice! Lagay ko to sa ref. Yung grapes lang. Tapos, bumili ako ng dalawa nito. Naalala ko kasi, dati gumamit na ako nito. And, ano, talagang natanggal niya yung, hindi naman super dumi, pero may mga toxins talaga sa katawan na natatanggal niya. Medyo hindi lang maganda yung amoy. At super madikit siya na to the point na medyo kadiri siya. Kaya ang tip ko sa inyo, pag ginamit nyo to, mag-medyas kayo na hindi nyo na masyadong ginagamit na medyas. Tapos yun, tsaka nyo siya ilagay. Kasi minsan dumidikit siya, may amoy siyang di ka nais-nais. Bumili din ako ng aroma oil na lavender. Ipapatak ko siya to sa diffuser ko or dito sa humidifier. Kasi hindi ko alam yung kwarto ko nag-aamoy kape. Nilalagay sa daliri. Ganito siya. Alam, usually ginagamit to sa mga papel. Yung pagka, diba, yung ginagano nila. Yung ginagano nila. Pero, ako naman, para sa work, para yung mga dulo-dulo ng daliri, hindi masyado masakit. By Monday, April 5, pang gabi na ako. Or yakin na ako. So, ang pasok ko, 8 ng gabi hanggang 5 a.m. Tapos, sa Daiso, may nakita kaming banana muffins. Dalawa na siya for 100 yen. So, kumuha ko niyan. And itong room slippers ko, kumuha ako
Ito siya. Pink and blue. Etong pink dito sa kwarto ko and blue sa labas. Label remover. Kasi sira yung doorknob ko dito. And naka ano siya, yung nakalag na may gum tape or packing tape siya. Eh, pag hawak ko kahapon, sobrang madikit siya. Eh, parang may bubble gum na umano sa kamay ko. So, ayun, try natin to para matanggal na yung pagka-sticky niya. Kailangan lang i-wipe off ng cloth. So, ayun. Naglalaba ko ngayon, guys. And hintayin ko lang siya matapos o isasampay ko. Kaya yan, sasamsamin ko pa yan. So, ngayon, dito ako nagsasampay dyan. Tsaka dito sa may hangiran pa ako dito. May rock ako dito kasi uulan bukas. And tinatapatan ko lang siya ng heater. Sakto yung heater ko nandito. So, yung hangin niya talagang napupunta dito. Natutuyo naman siya. Hindi naman siya bumabaho. And bukas, kailangan kong pumunta ng post office ng maaga. Kasi uulan. May papadala lang akong mga flashcards. And bumili din pala ako ng canister para lalagyan itong Muji na coffee. So, this one is organic coffee, which is dark blend. From Muji, I forgot how much this is. Pero siguro, ano, wala pa siyang 10 yen. Salin natin siya. Gamit ko is from UCC. Also from Muji, but this one is drip coffee. Kasi every morning, nagdi-drip coffee lang ako. Kasi medyo maingay yung espresso machine. So, hindi ko siya ginagamit every morning. Ito naman is organic coffee decaf drip. So, diba? Medyo acidic kasi ako, guys. Kaya hindi ako pwedeng magkape ng sobrang dami. And this one is really good kasi, one, organic siya. And second, decaf pa siya or decaffeinated siya. So, swak na swak. So, ito try ko siya. So, ayun lang, guys. Tsaka ko na ipapakita sa inyo yung coffee corner ko pag medyo okay-okay na. Bala kong palitan yung pinaka-table niya. And siguro gagawin ko na lang ng separate vlog yung paggawa natin ng coffee. Lalo na pag medyo okay na yung gawa ko. And last pala, na binili ko from Daiso, happy purchase, is this one. Yung para sa, table runner, which is itong cat. Yan, ang cute-cute niya. Pero guys, 300 to. Kaloka, diba? Ayan, 300 yan siya. Guys, pumunta din pala kami ng Etude House. Same mall na yun. Bale, magkakasunod siya. Etude House, Daiso, tapos yung Muji. Magkakasunod sila ng floors. So, eto siya. Darling Eyebrow Pencils. So, dalawa yung kinuha ko. And, gustong-gusto ko siya. Eto yung gamit ko ngayon. May brow soap lang ako, tapos nilagyan ko lang yung dulo ng Darling Eyebrow Pencil. So, ang gamit ko po is in the shade brown. Pero, bumili din ako ng black. Kasi feeling ko mas maganda kung black kasi dito hindi na ako naglalagay. So, yung pinaka-outline ko dito is black na lang. Diba? Mas maganda. So, dalawa yung kinuha ko. If ever magbabrow soap ako, gagamitin ko is black. Para talagang even siya ang tignan. Pero for everyday use, itong ginagamit ko. Kasi sa work, nagkilay na ako ngayon. Para medyo magkaroon naman ng kulay yung pagmumukha ko. So, ayan, black and brown. Yung packing tape. Ayan, and try natin tong label remover. So, ispray lang daw natin yun siya. Sira na kasi ito eh. Natanggal na talaga yung stickiness niya. Kung ano, videohan, pero nispray ko lang siya. Tapos nag-wait akong 1 to 2 minutes bago ko wipe off ng tissue. Kitchen paper nga yung gamit ko eh. Pero ang galing. Sa 100 yen shop lang yan siya. Nakalagay label remover. So, pwede niyo siyang gamitin sa mga nagtirang, kunwari sa pader, may natira-tira kayong madikit na something dahil sa sticker or sa pandikit. Eh, pwede siyang gamitin. Yun lang. Dito ka na rin po i-end yung vlog for today. And thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And don't forget to like and subscribe, mga besh. Thank you so much for watching and see you in my next one. Bye!